Paniguradong marami nga sa atin ang talagang natuwa mga bolero matapos si anunsyo ng PBA ang opisyal nilang pagbabalik sa ating mga telebisyon. Kaya naman dahil dito, ginawa talaga nila ang kanilang best nang sa gayon hindi nga magkaproblema ang lahat lalo na pagdating sa virus. Kung saan isa nga sa mga ipinatupad na rule ng PBA yung pagpataw ng 75,000 pesos na multa at 10 days non-paid suspension sa mga lalabag pagdating sa health protocols. Subalit hindi pa nga nagsisimula ang liga, nasampulan agad ni Willie Marcial itong si Gio Halalon matapos nga siyang mahuli ng PBA na naglalaro sa ligang labas. Subalit ang problemang ito, simula pa lang pala ng lahat. Dahil kahapon, napabalita nga na may 4 na TNT players ang nag-positibo sa virus. Kaya naman ang tanong ng marami, saan nga ba nila nakuha ito? Pero bago natin simulan mga bolero, ang video nga pala na ito ay hatid ulit sa atin ng 1xBet. Ang 1xBet ay kabilang nga sa mga pinakamalaking betting company sa buong mundo. Kung saan dito, pwede kang tumaya sa iba't ibang sports, kabilang ang basketball. At pawang pinopromote rin ito pagdating sa NBA. Kaya naman siguradong ligtas ang pera mo once na maglaro at mag-cash in ka rito. Well, paano nga ba tumaya sa 1xBet mga bolero? Una, mag-register lang sa link na nasa comment section ng video na ito. Ikalawa, gamitin ang ating promo code na BGS2 para sa unang deposit nyo ay automatic na madodoble ang pera mo. Halimbawa, nag-deposit ka sa unang beses ng $50 and basta ginamit mo ang ating promo code na BGS2 noong unang beses na nag-register ka, automatic na papasok ang additional $50 sa iyong account. O diba, napakabait talaga ni 1xBet. Kaya ano bang inaantay mo bolero? Tumalpa ka na! Ngayong araw, July 21, 2021, nakatakdasa ng magbakbaka ng Terra Firma Jeep at Alaska Aces. At itong TNT tropang Giga kontra naman sa Magnolia Hotshots. Subalit kahapon, ginulat nga tayo ng balita matapos sabihin ng PBA na hindi nga muna matutuloy ang mga nasabing laban para sa araw na ito. Sa kadahilan ng may 4 na TNT players nga raw ang nagpositibo sa virus. Subalit hindi nga pinangalanan ng liga ang 4 na basketbolista bilang pag-iingat na nga rin sa kanila ng PBA. Kung saan huli nga nating nasilayan ng TNT noong Sabado, July 17, 2021, kalaban ng koponan ng Terra Firma Jeep. At pawang sa labang ito, nakuha ng tropang Giga ang kanilang unang panalo ngayong 46 season. Samantalang kabaliktara naman ito sa nakuha ng Jeep matapos silang matalo sa kanilang debut game ngayong Philippine Cup. Kung saan natapos ang laban? Sa score na 86-79. Yan nga ay matapos pangunahan ng 4 na TNT players ang laban, kabilang na nga itong si Jason Castro, na tumikada ng 17 points, 5 rebounds, at 4 assists. And bukod sa kanya, nandyan din itong sina JP Aram na may 15 points, Troy Rosario with 14, at itong si Roger Pogoy na may 10 puntos. So kahit nga sa TNT lang, ang may mga players na nagpositibo sa virus, hindi pa rin tinuloy ng PBA ang laban sana ng Jeep kontra dito sa Aces ngayong araw. Kahit nga bago pa magsimula ang kanilang laban noong nakaraang Sabado, lumabas na negatibo sa virus ang mga players ng Terra Firma. At ganun din naman para sa TNT. Kaya naman ang malaking tanong ngayon, saan nga kaya nakuha ng mga manlalaro ng tropang Giga ang virus? Kung saan bago nga opisyal na ibalita ng PBA na may 4 na players ang nagpositibo sa TNT, nilabas nga muna ito bilang rumor ng isang credible source. Then after a few hours, pinost na nga ng liga ang patungkol sa usaping ito. Kaya naman ngayong araw, matapos nilang sabihin ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit may 4 na TNT players ang nagpositibo, mukhang ang dapat nyo itong malaman. Kung saan ayon nga sa kanilang mga sources, pagkatapos nga raw ng laban ng TNT kontra sa Jeep noong Sabado, may nakakita nga raw sa kanila sa isang sikat na mall sa Ortigas. At doon ay uminom pa sila. Pero kung sakaling totoo nga ito mga bolero,
eh anong opinion mo? So yun lamang para sa ating video ngayong araw, mga bolero. Nawa ay nagustuhan mo. Thank you for watching. Bye-bye.